a Tommy. Mausok. Matao. Ito na ang Maynila. Maynila, malayo sa kinalakihan ng ating mga magulang. Isang syudad na ano may sinumpa, kahindik-hindik ang kinahinatnan. Isang lugar na akala mo'y wala ng pag-asa. Pero sa puso ng Maynila ay may sumibol na isang lugar na hindi paabot sa kaalaman ng nakararami. Isang lugar na hindi mo akalaing meron pa pala sa syudad na sinukuan na ng panahon. Tinaguran itong huling baga ng Maynila. Ito ang Aroseros Forest Park. Nag-iisa na lamang ang Aroseros Forest Park sa buong Maynila kung saan malaya kang makalalanghap ng preskong hangin. Malayo sa nakamamatay na usok dala ng mga sasakyan. Malayo sa kadalasang gabundok na basura sa kalsada o ang nakasusulasok na amoy nito. Nagsisilbing santuwaryo para sa mga ibong malayang lumilipad sa syudad. Ang mga nagtatanda ang puno ang nagsisilbing bakas ng magandang buhay sa Maynila noong unang panahon. Sa loob ng Aroseros Forest Park matatagpuan ang isang taong ni hindi mo bibigyan ng ikalawang sulyap. Isang taong nangangalaga sa huling pag-asa ng Maynila. Siya, si Mang Tony. Magwawalantahan ako dito as volunteer, forest ranger. Urban forest ang tawag dito sa forest na ito na Manila Aroseros Forest Park in the very heart of Manila. Sapal at sapal lang naging trabaho ko dito. Nagdidilig ako. Pinanatili kong malinis ang paligid sa pagbabalis sa mga taong tuyo at saka yung pag-aalis ng mga rubbish na mga litter ng mga estudyante, mga visitors, tsaka car owners na bumibisita dito. Sa murang edad ay naranasan niya ng mawala ng pamilya. Isang kalunos-lunos na insidente ang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Naranas ko pa yung Second World War kasi noong I was born in January 21, 1938. Sinusunog ng pako ang mga bahay sa pako. Tatakbuhan ng mga civilian papuntang Pandakan, mga lugar na nasunog na. Habang binabaril ang ibang mga civilian na tatakbuhan ng mga Japanese soldiers. Nagkikita ko mga iba, pinatamaan, mga paksak na lang sa tabi ko, ganyan, habang tatakbuhan. Was only boy then. Maraming trabaho ang pinasok ni Mang Tony noon bago napunta sa Aroseros. Nagtrabaho bilang isang press writer at kalaunan ay naging night editor ng Presidential News Desk sa Malacanang. Nagtrabaho ako 16 years sa DSWD. Nilapitan ko si Celia Capadocia Yanco, undersecretary na siya noon sa Department of Social Welfare and Development. So nung malaman niya na wala akong trabaho, sabi niya, kailangan ng mga writers sa Malacanang. Nagkataon ng brother niya si Jose Capadocia, long time
President ng National Defense Reporters, si Jose Cappadocia, Asia Chief ng Security ni President Gloria Macapagal-Arroyo. Kinuha ako, press writer. Tapos na-promote ako sa Presidential Message Center from 2000 yun, 2002. Hanggang na-promote ako 2003 as night editor ng Presidential News Desk. Nang matapos ang panunungkulan sa Malacañang, tadhana ang nagdala kay Mang Tony sa Arroceros. Natagpuan ko itong lugar nito. Sinisira na ito ni Mayor Atienza kasi tatayo na yung building ng DepEd. Ang sabi nila, pag-aari dito ng teachers. Hindi naman totoo yan. Totoo talaga ang pag-aari ito ng Landmark of the Philippines. Ang hindi ko makakalimutang experience dito, yung meron akong narinig na isang official na sinabi niya kung magkakaroon ulit sila ng upper hand to take over this forest, walang matitirang puno kahit isa. Gagawin nila lahat building ito. Yun ang hindi ko makakalimutan. I was very sad and angry at the same time. Kasi nakita ko naman na maraming tao na ang nakikinabang dito. Medyo open na ito na, semi-open na eh. Sikat ang park sa mga estudyante sa kolehiyo. Ginagawa nila itong lugar upang magsanay ng kanilang mga gawain sa eskwelahan. Pero kadalasan po kasi dito po talaga pumupunta yung mga estudyante. Kasi po, katulad po dito sa ginagawa po namin yung Rizal. Parang maganda po siyang place na pag-shootingan po and medyo tahimik po. So hindi wala po masyadong sounds na makakasagabal sa pag-shoot po na maging maayos po. Hindi lamang mga estudyante ang dumadayo sa Arroceros. Ang importansya kasi nito natututo yung sa kami at yung mga bata at ng mga estudyante rin na yung makita nila kung ano kahalagahan ng environment natin. Diba, yung mapanatili na natin na marami tayong puno, halaman, at para meron din masilungan yung mga ibon na hindi na lang kung saan pupunta kahit hindi naman sila taga ron talaga, hindi sila makakasurvive doon. Diba, kanya-kanya kasi silang lugar. Sa kabila ng pag-iisa ni Mang Tony ay hindi ito hadlang sa kanyang dedikasyon na alagaan ng Arroceros Forest Park hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Lahat tayo may responsibilidad na to share in the preservation of the environment kasi tayo, part and parcel tayo ng environment whether we like it or not. Parte tayo ng the whole creation of the Holy God. Kaya kayo mga young people, this is your legacy. You should also share in the preservation of it. Para sa akin nga, parang tahanan ko na rin to. I believe at sa true divine providence kaya ako napunta dito. And I have come to love this place. Ang feeling ko, ayos na ako dito kung permanente na itong para sa inyo. Maynila, minsan naging paraiso na nasaksihan ng lahat. Isang lugar na pinangarap marating ng mga nasa kanayunan. Subalit lumipas ang ilang dekada, ang dating paraiso ngayon naging impyerno. Ano nga ba ang nangyari, bakit ito ang kinahinatnan ng dating paraiso? Ilan nga ba ang gaya ni Mang Tony na may pag-aalaga pa rin sa kalikasan at hindi pa nabubulag sa makabagong teknolohiya? Habang tayo'y nabubuhay ay may pag-asa. Subalit kailan kaya may isa sa katuparan ng mga salitang ito? At magbibigay ng bagong liwanag sa lugar na halos sinukuan na ng pag-asa. Kailan kaya muling masisilayan ang taglay nitong ganda na minsang bumighani sa lahat? Kailan kaya sisibol ang bagong Maynila?